sereno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Sambahin ng buhon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva buho, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo. Bayan mo, iba pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon muli ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at magpuri sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dumulog tayo sa kanyang kamahal-mahalang puso, puno ng awa at habag para sa atin, upang tayo'y makakamit ng kanyang biyaya at kaligtasan. Sa misang ito, ating ginugunita ang pagtatanghal ng kanyang krus bilang ating debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ilatag natin sa kanya ngayon ang ating mga krus sa buhay, ang ating mga pagsubok at pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya na tayo maging mga mabungang deboto, mabungang mga alagad, at upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Meron namang hindi na natandaan ninuman at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan.
para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan. At alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirangyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirangyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay masaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ng lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12, palibas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus.
Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili doon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalaan. Ang tinunan niya ang mga tao, sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa mga humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lunsod si Jesus at kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan po ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes na naman, at hindi lang Biyernes, unang Biyernes ng buwan, araw ng ating pagdedebosyon, araw ng ating pagpapakilala ng pagmamahal at pagtitiwala sa ating mahal na poon. At napakaganda po, alam nyo, nung makalawa ay minabuti ng ating mahal na arsobispo ang kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, na kilalanin ng ating simbahan dito sa Quiapo bilang pang-archidiosis na dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pagkilala sa ating debosyon at higit sa lahat, pagkilala sa kanyang pagmamahal,
awa at kapangyarihan. Kaya tayo, ang simbahan natin ngayon ay hindi lang Basilica Minor ng Mahal na Pong Jesus sa Sareno, kundi pang-Arkidiosis sa Dambana ng Mahal na Pong Jesus sa Sareno. Ito po'y biyaya na ipinagkaloob sa atin. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ginawang iyon po ng ating mahal na kardinal ay sa totoo lang hindi katakataka. Sabi nga po ng iba, matagal na dapat yun. Sabi nga rin ng iba, hindi na kailangan yun. Pareho po totoo yun. Matagal na dapat yun at hindi na kailangan yun. Sapagkat kahit hindi naman tawaging dambana ang ating simbahan, eh matibay na ang ating debosyon sa mga nagdaang taon. Kahit na hindi tayo tawaging shrine, nandito pa rin tayo, pupunta pa rin tayo lalo na tuwing Biyernes, sapagkat hindi sa titulo, hindi sa pamagat, makikita ang ating debosyon sa ating mahal na Panginoon. Bagkos, ito ay nakikita sa puso at buhay ng bawat deboto. Ngunit, bakit magandang kilalanin ang ating debosyon? Ngunit, bakit magandang kilalanin ang walang hanggang awa at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno? Napakaganda rin po sa pagbasa natin ngayon ang paalalang ito. Para saan nga ba ang ating debosyon? Alam niyo po, yung pagkilala sa ating simbahan bilang pang-Arkidiosis na Dambana ay isa lang hakbang sa mas malawak na pagkilala sa debosyon ng mga Pilipino kay Jesus Nazareno. At nais kong kunin din ang pagkakataong ito upang ipaalala sa ating mga deboto, sino nga ba ang tunay na deboto? Sino nga ba ang malapit sa puso ni Jesus Nazareno? Sino nga ba ang mga mananalangin na pagkakalooban ng kasagutan ng mahal na pong Jesus Nazareno? Lahat po tayo rito may mga panalangin. Iba't ibang mga panalangin. Merong nandito nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa handog ng buhay. Nagpapasalamat dahil gumaling sa kanilang karamdaman. Nagpapasalamat nakapasa sa board, natanggap sa trabaho, makapag-a-abroad na. Nagpapasalamat dahil maayos ang lagay ng kanilang pamilya. Meron din dito ngayon, hindi lang siguro nyo napapansin yung katabi nyo, pero humihikbi sa kanyang kalooban. Nangangamba kung gagaling pa siya o ang kanyang anak o asawa. Humihikbi dahil hindi makaahon-ahon sa buhay. Humihikbi dahil parang hindi matapos-tapos ang mga pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Kanya-kanya tayo ng kwento. Kanya-kanya tayo ng pinagdaraanan. Kanya-kanya tayo ng panalangin. Pero nagkakaisa tayong lahat sa pagtitiwala at pagmamahal kay Jesus Nazareno. Umaasa na ipagkakaloob niya sa atin hindi yung nararapat sa atin. Dahil kung ibibigay lang po niya yung nararapat sa atin, hindi ko alam kung anong tatanggapin natin. Kung ibibigay lang sa iyo ang nararapat sa iyo, nako, uwian na. Baka kakarampot lang.
Pero kung ang ibibigay sa atin, naaayon sa kanyang karunungan, naaayon sa kanyang awa at pagmamahal, hindi man siguro yun yung hinihingi mo, pero ang ipagkakaloob niya sa iyo, ang pinakamainam sa iyo. At sabi nga ni Jesus sa Sareno, angkinin mo na, claim it, yung ibibigay niya. Hindi yun lang yung hinihingi mo, ang angkinin daw natin, yung ibibigay niya sa atin. Sapagkat ang ibibigay sa iyo ng poon, ang pinakamainam sa iyo. Kaya ngayon pa lang sa puso mo, sa isip mo, sabihin mo, inaangkin ko na, Panginoon. Ihanda mo ako sa ibibigay mo sa akin. Ihanda mo ako sa biyayang ipagkakaloob mo sa akin. Hindi man po yan ang hinihingi ko, pero dahil yan ang ibinibigay mo, yan na ang gusto ko. Yan na ang pinakamainam para sa akin. Ang nagsasabing, handa na ako sa ibibigay mo, Panginoon. Yan man ang dinadasal ko, hindi. Handa na ako sa ibibigay mo, mahal na pong Jesus Nazareno. Ang nagsasabing, handa na sila, pumalakpak ng mas malakas. Sino nga ba ang taong handa? Lahat tayo handa na. Pero paano nga ba talaga tayo magiging handa? Sabi sa Ebanghelyo ngayon, nagutom daw si Jesus Nazareno. Kaya tumingin siya sa puno ng igos, madahon, pero walang bunga. Pero hindi nyo napansin, sabi, hindi naman panahon ng igos. Kaya siguro sabi ng mga alagad, huwag tayong magtaka. Hindi naman panahon ng igos. Matatapos na nga ho yung summer. No? Sinasabi ko nga kay Brother EJ, maghanap ka nga ng duhat. No? Naalala ko nung bata ako, pag summer, pag umuwi ako sa probinsya, eh, duhat ang laging ibinibigay sa akin ng lola ko. No? Si Brother EJ, hindi niya ho alam yung duhat. No? Sabi ko, bata, hindi nakalakihan yung summer, no? Pero sabi ko, mukhang matatapos na, hindi pa ako nakakita ng duhat, no? Pero hindi ba, may panapanahon, panahon ng mangga, no? Panahon, no? Ng santol. Pero bakit naghahanap si Jesus sa Sareno ng bunga, eh hindi naman niya panahon. Sa mata ng mundo, ito'y makatuwiran, makatotohanan. Pero hindi naman po yung puno o bungang talagang nais patungkulan. Sinabi sa atin, pagkatapos ng tagpong iyon, nagpunta siya sa templo, sa simbahan. Nagalit si Jesus Nazareno. Kasi nga, gutom siguro, tapos hindi nakakain. Kaya uminit ang ulo. Kaya pagdating sa templo, nagalit. Sabi, pinagtataob niya yung mga upuan, yung mga silya. Pinagtatabo yung mga tao. Nagalit si Jesus Nazareno. Minsan lang magalit. Huwag tayong chechempo sa galit ni Jesus Nazareno. Minsan lang niya magalit. Bakit siya nagalit? Sabi niya, yung tahanan ng ama ko, ginawan yung tahanan ng mga magnanakaw. Hindi naman siguro kaya po yung ibig sabihin ni Jesus Nazareno, no? Maraming mga magnanakaw. No, ingat po kayo, ha? Hawakan nyo yung bag nyo. No? Tingnan nyo maigi yung katabi nyo. No? Para mamaya pag may nawala, tanungin kayo ng pulis, ano itsura ng katabi mo? No? Ano? Ano ang suot niya? No, may sagot ka. No? Pero biro lang po. Hindi naman tayo mga magnanakaw dito sa Quiapo. Mga deboto tayo sa Quiapo. Hindi tayo masamang tao dito sa Quiapo. Mga namamanata ang mga tao dito sa Quiapo. Pero bakit nagalit si Jesus Nazareno? Dahil hindi naging mabunga yung mga taong nasa templo. Magaling lang sila sa salita. Magaling lang sila sa palabas. Pero walang laman
ang kanilang kalooban. Hindi mabunga ang kanilang buhay. Mabongga lang sila, hindi sila mabunga. Mga kapatid, ingat po tayo. Hindi lang tayo mga debotong mabongga na panglabas. Dapat daw po may bunga ang ating buhay. Dapat hindi lang mabubuti yung sinasabi natin, lalo na kapag nasa simbahan tayo, dapat mabuti din ang sinasabi at ginagawa natin pag nasa labas na tayo ng simbahan. Hindi lang tayo mukhang banal pag nandito tayo sa loob ng simbahan, pag tinataas natin yung kamay natin patungo sa Kanya, pero dapat yung kamay na yan, paglabas natin, hindi yan nananakit, hindi yan nangungupit, hindi yan gumagawa ng kung anong mga alingasngas. Ito yung mabunga na hinahanap sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga, kinilala ang simbahang ito bilang dambana ng debosyon upang sa gayoy paalala sa atin ang simbahan ding ito tutulong sa atin para maging mabunga, hindi mabongga ang ating buhay. Nagugutom si Jesus Nazareno hindi sa pagkain. Nagugutom siya sa ating kabutihan. Naalala niyo po, nung nasa krus siya, nauuhaw ako. Saan daw nauuhaw si Jesus Nazareno? Hindi sa inumin, kundi sa pag-ibig ng kanyang mga deboto. Araw-araw, sinasabi sa iyo ni Jesus Nazareno, nagugutom ako sa kabutihan mo. Nauuhaw ako sa pagmamahal mo. Sana po, lalo na kapag nagpupunta dito sa Quiapo, pagtingin natin sa Kanya, masabi natin, mahal na pong Jesus Nazareno, narito po ang pag-ibig ko, hindi lang sa iyo, pag-ibig ko sa kapwa ko, kaya nagpapatawad ako, nagsasabi ako ng totoo, nagmamalasakit ako, sana po mapatid ang uhaw mo. Nandito po ang kabutihan, ang pagtulong ko sa aking kapwa, ang paglaban ko sa kasamaan, ang pagtaguyod ko ng katotohanan at katarungan, sana po makabusog sa inyo. Ito ang tunay na makapagbibigay kagalakan sa ating Panginoon, ang bunga ng ating buhay. Hindi lang dito sa simbahan, kundi lalo na paglabas natin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung ipagdasal natin. Maging handa tayo sa ibibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Maging handa tayo sa pinakamainam na biyaya na galing sa Kanya. At magiging handa tayo kung tayo'y mabunga bilang mga deboto. Kaya't sama-sama po tayo magdasal ngayon. Tingnan po natin ang mukha ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami ngayon, iyong mga alagad, iyong mga anak, iyong mga deboto, lalo na ngayong unang Biyernes, dumudulog sa inyong kamahal-mahalang puso. Sinasabi niyo po sa amin ngayon, nagugutom ako, nauuhaw ako. Narito po kami ngayon. Inaalay namin ang mga bunga ng aming buhay. Hindi lang ang aming debosyon, kundi ang aming misyon. Sana po matagpuan niyo kaming mabunga. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagugutom din po kami. Nauuhaw din po kami.
at ang makapapatid lang nito ang iyong awa at pagmamahal. Kaya samahan niyo po kami lagi sa aming paglalakbay sa buhay. Samahan niyo po ngayon ang mga pinagdarasal namin na malapit sa aming puso upang sama-sama kaming maging mabunga ang buhay. Mahal na mahal po namin kayo, Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinigay ang kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating puso at isip ang pagkakaroon ng bukal ng pagsunod sa kanyang mga batas. Ating bibigkasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Iyaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na inaalay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy ng krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy ng krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabuhat sa kanya mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Father Mario, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya. Ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po Panginoon kung minsan ay panlabas lang ang aming pagsunod, panapanahon lang ang aming debosyon. Patawarin niyo po kami kung kami lagi ang nasusunod at hindi ang iyong kalooban. Linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus Nazareno, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus,
Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ialay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang. Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papapayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Nazareno. Mahal na po Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa disaster relief fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba,
at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay sa iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Tunay ngang ang ating simbahan ay dambana. Dambana ng debosyon, dambana ng misyon, sapagat ang tunay na deboto, mabunga ang buhay. Hindi lang nagmamahal kay Jesus sa Sareno, kung hindi nagmamahal sa kanyang kapwa. Ang ating debosyon at pagsunod kay Jesus na Sareno ay hindi panapanahon lamang. Buong buhay, habang buhay, tayo'y tinatawag na maging mabungang deboto at alagad niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang iyong mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús.
Jesus Nazareno, iligtas mo kami.